magkakasama po kami. Kasi ang istorya dito, mga kababayan, ito pagkakaalam ko lang ha, pakitama na lamang po ko kung ako po. Oh, kita mo, may alam kang istorya ngayon. Yan yung nakuwento sa'yo. Sige, pakinggan natin. Ito ay mali. Diba tumakbo itong si Isko Moreno sa pagka-presidente, mga kababayan? Mm. And then kaso nga lang, mga kababayan, nakalaban niya itong si PBBM. At alam naman natin kung gaano kalakas yung unit team nung panahon ng 2022 presidential election, mga kababayan. Mm. And then natalo siya, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, nung magkakaroon ng midterm, 2025 midterm election, mga kababayan, eh binalak niya. Di umano ha, binalak niya na tumakbo sa pagka-. Oh, ba't di umano? Ba't di ka sigurado? Balak niya, sasabihin balak tumakbo yung senador. Ba't di umano? Ba't wala kang ebidensya? Ha? Ba't wala kang ebidensya? Ba't di umano ngayon? Ano? Kasi ayaw mong mapaya. Para pang sinita ka, eh sinabi ko naman di umano. Tinginan tong gagawin to. Pati ba naman kami uululin? Diyan ako nasa sa pambabalaura kay paring AC. Loko ka pare. Senador, at naghanap siya ng matitikitan. Kaso nga lang ang problema, parang wala siyang nakita. Ulul! Wala namang sumigaw na tao na pumunta ka sa pagkasenador. Ang sigaw ng mga Manileño, bumalik ka na, Isko. Walang sinabing magsinado ka. Si Isko bumalik sa pagiging politika base sa gusto ng tao para sa kanya. At marami tayong ebidensya na pag ang taga Maynila sumisigaw, nakikita siya, sinasabing bumalik ka na. Maraming prueba dun. Pero ikaw, ang salita mo, di umano, hindi ka sigurado? O ayaw mo lang mapahiya pagdating sa dulo? Jake, huwag mong niloloko ang tao. Sasabihin mo, tinabla sa pangkasinador si Isko. Pag-aagawan kahit kaninong partido ang Isko Moreno, tanga. Bakit kamo? Ha? Hindi lang buong Manileño ang susuporta sa kanya. Tulad yung mga nanonood ko. Marami dyang OFW na bumoboto sa iba't ibang bansa. Marami dyan ang tiga Bulacan, tiga Pampanga, tiga Bisaya, tiga Davao na sumusuporta dahil alam yung magagandang nagawa niya. Hindi sa pagyayabang, Jake. Kahit sa mga nakaupong senador, may pagyayabang ko na mas marami pang naging project at nagawang tama si Isko kesa sa mga senador na nakaupo. Tanga! O sige, sinong senador ang ibabangga mo kay Isko? Sina, Jake? Kahit sa kapartido mo, syunga! Walang nakagawa ng project niya, partida! Senador pa yung mga sinasabi mong bobo ka! Si Isko, mayor lang, bobo! Kababayan, kaya yung pinaka last choice niya para makabalik ng politika, eh ang tumakbong mayor ng Maynila. Hindi last choice yun. Panawagan ng taong bayan yun, Jake. Palibasa, bumabase ka lang kung ano sinabi sa'yo. Hindi ka nanonood sa mga taong nananawagan para bumalik si Isko. Yun, Jake, huwag kang tanga. Ningina mo kaya hindi ka magkaanak eh. Ipahiram mo sa iba yung asawa mo. Tapos sabihin mo, pag nabuntis yung asawa mo, ikaw ang ama. Ganyan-ganyan yung ginagawa mo, sinungaling ka. Aapuhin mo kahit hindi sa'yo. Pagdating sa politika, sasabihin mong tama kahit hindi totoo. No. Concern lang ako para magkaanak ka. Para lahat ng nakuha mong pera sa pangwawalang ya, ha? May mapuntahan kahit hindi mo sinilya. Bobo! Ah, huwag mo sabihin hindi ka baog. Iningin mo, 10 taon na mahigit na kayo ng asawa mo. Huwag mo sabihin may anak kayo. Arantado, pasundot mo sa iba yan. Gunggong! Kaya ngayon, tumatakbo siya sa pagka-mayor ng Maynila kahit sinabi niya na mag-retired na siya as a politician, mga kababayan, bilang isang politiko. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa? Pasensya na po kayo kung nagiging bastos yung bunga ako, ha? Kasi ayoko talaga ng tinatarantado at ginagawa ng kwenta si Isko Moreno. Sa mga hindi po makatagal sa sinasabi ko, bukas na po uli kayong manood sa akin. Dahil dito, sa kabastusan nito at kawalang yan nito, magiging bastos talaga yung bunga ako. Magiging bastos talaga bunga ako sa hayop na to. Pa natin. Eh,
sinabi po niya yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Sinabi po niya yan kapag may malakihan po kami mga kausap na mga barangay officials at kahit po sa mga ordinaryong tao. Mm. Lagi po niya yan sinasabi. At lagi po niyang ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyan mangyayari. So yan, maliwanag mga kababayan na napakiramdam ni Mayor Hany Lacuna na pinagtaksilan siya ni Isko Moreno dahil nga mga kababayan, ipinagkatiwala na sa kanya yung Maynila And then kasabay nung pagtitiwala sa kanyang yon, iniwan yung napakalaking utang na hinarap ni Mayor Hany Lacuna. Ito yon. Pinagkatiwala sa kanya yung Maynila, totoo. Nagampanan niya ba yung pangako niyang itutuloy niya yung ginawa ni Isko? Magtataka ako sa iyo. Sa bibig mo na nang galing nung unang plinay ko tong video mo na to. Ha? Na wala naman talagang project si Mayora kasi nagbabayad ng utang. Alam mo yung sarili mo na wala naman talagang mga proyektong maipakita. Pero bilib na bilib ka pa rin. Paulit-ulit mong sinasabi na magaling pa rin. Magaling si Hany Lacuna. Magaling si Hany Lacuna. Kahit walang proyektong pinakita. Kasi nagbabayad ng utang. So paano siya naging magaling kung wala siyang proyektong pinakita? Aking sinasabi mo lang, kaya walang proyekto kasi nagbayad ng utang. Paano naging basihan ang pagiging magaling? Dahil nagbabayad ka ng utang. Jay, kung ikaw nasa katayuan ko, nagkapalit tayo, malamang winawalang yamo rin ako. Maiintindihan kita. Magaling daw, kahit sa bibig niya, walang project. Tutangin nung gago po niya. Ma'am Cherry Rosales Legion, thank you po sa $5. Maraming salamat po. Love you po. Yan. Thank you po ulit sa $5, ha. Thank you po. Kaya natatawa ako eh. Inuokag tayo ni Jake Magnus eh. Magaling si Mayora. Kaya alam mo lang mapakita ang project o walang malabas na project kasi nagbabayad ng utang. O asan ang galing? Ang nagbayad ka ng utang, hindi ka magaling. Anis ka o may isang salita ka, nabayaran mo yung utang. Pero hindi ka magaling. Nagbayad ka na ng utang eh. Wala kang proyekto. Kung ako sa'yo, eto mas gaganaan pa ako, Jake, ha? Ang i-vlog mo, si Samber Sosa, mas maraming pera yun. Doon ka magpabayad, doon ka manligaw. Diba? O, bakit hindi na? Pinirmahan ka bang kontrata? Hindi ka pa end of contract? Hanggang kailan ka ba mai-endo? Hi, I'm Susan Galendez. Thank you, Susan Galendez, sa'yo. 50 Hong Kong dollars. Tinupad yung pangako. Maraming salamat po, Ma'am Susan Susan Galendez. Ayan, solid disclaimer on watching from USA. Si Ma'am Cherry Rosales Legion, maraming salamat din po. Ayan, thank you so much. Tuloy po natin, ha. Ang responsibilidad para bayaran yung utang na iniwan nitong si Isko Moreno. Tapos nagulat itong si Mayor Hany Lacuna na after ng lahat, mga kababayan, biglang babalik itong si Yorme, itong si Isko Moreno na parang walang utang na iniwanan at parang walang nangyari. So ngayon kung titingnan, tangin na mo, babalik si Isko na parang walang utang na iniwanan at walang nangyari. Babalik si Isko para bayaran yung utang na siniiyak nyo. Rak ng teteng, oh. Kung talagang nagbabayad yan, 20 billion maigit ang project, bakit hindi nyo masabi-sabi kung magkano pa yung utang? Bakit hindi nyo masabi-sabi? Kung ikaw, proud ka talaga dyan kay Mayora, Jake, pustahan tayo, Jake. O, pustahan tayo kung sino mananalo. Kakasa ka. O, hindi ka kakasa kasi binayaran ka lang para dyan. Alam mo sa sarili mo na dehado yung pinagtatanggol mo. Alam mo sa sarili mo na wala kang makukuha o hindi ka mananalo at masusunog yung pera mo pag kumampi ka dyan sa pinagtanggol mo. Andiyan ka lang kasi bayad ka. Bayad ka lang. Inisira mo yung mga DDS vlogger dyan sa pinagagawa mo eh. Oh, ako, sabi ko nga, wala naman akong balak tirahin ng DDS. Ha? Wala akong balak tirahin ng DDS. Pero ayan yung BBM.
Pero nadadamay dahil sa kalokohan mo. Kung tutusin, ako marami akong kaibigan dyan sa mga BBM vlogger. Lahat yan, tinuturing kong kaibigan. Ikaw lang naman ang hindi marunong kumilala ng kaibigan kasi nga bayad ka. Ang importante sa'yo, pera. Tandaan mo rito, mahirap magpakasira. Lalo na't kung masisira ka sa pera at pangiistapa at nagiging bayaran mo. Tandaan mo, habang buhay, diyan ka lang naman nakakapit sa pagbablog mo eh. Wala ka namang ibang inaasahan, tapos ayaw mo pang gawing tama. Ayaw mo pang gawing matino. Na kung tutusin, dapat pangalagaan mo, dahil hanggang mamatay ka, yan lang ang hanap buhay mo at yan lang ang alam mo. O diba dati, nung di ka pakilalang vlogger, tricycle driver ka. Gusto mo ba mambalikan yung pagiging tricycle driver? Pag nabuking na yung kawalangyan mo. Ang dami nang nasirang vlogger, Jay. Ha? Huwag ka nang sumama, huwag ka nang makisa. Alam mo namang walang mangyayari. Alam mo naman na kaya nandiyan ka dahil delikado yung pinagtatanggol mo. Dahil dehado yung pinagtatanggol mo. Nandiyan ka dahil kailangan nilang sirain ang Isko Moreno. Kailangan nilang patunayan na sila ang magaling. Kailangan nilang patunayan na si Isko masama. Dapat pag naglalabas kayo, ha, ng kasiraan kay Isko, dapat katulad ng project niya, laging may resibo. Ang problema, wala kayong resibong makita, puro lang paninira. Sabi ko nga, ayokong gawin sa ito. Ayokong balawurahin ka kasama ng asawa mo, punyeta ka. Pero, hindi dahilan yan na hindi ko gawin yan. Kasi yan din ang ginagawa mo kay Isko. Sasabihin mo, magkaibigan tayo, Jake. IAC, bakit tinitira mo ako dahil lang kay Isko? Kiningin na mo, si Isko nakatulong sa Maynila, bakit mo rin tinitira? Si Isko may pakinabang sa Pilipinas, bakit mo rin tinitira? Diba? Ako, sasabihin mo, bayaran ako. Sige, maglabas ka ng ebidensya. Kasi ako, hindi mo ako katulad na biglang sumulpot at biglang sinuportahan si Mayora. 2019 pa lang yan, ginawan na namin ng kanta. 2022, ginawan namin ng kanta at inilabang ko siya sa mga BBM vlogger nung tumatakbo siya ng presidente o pagka-presidente ng Pilipinas. Marami akong testigong Isko niyan dyan kung paano ko ipaglaban si Isko nung 2022. Kung paano ko murahin, ha? Yung mga kumakalaban sa kanya, ultimo yung presidente mo. Ganun ko pinagtanggol si Isko 2022 pa lang. Hindi katulad mo. Bigla kang sumulpot sa Maynila. Pinagtanggol si Lacuna. Na walang kahit anong rason. Akin lahat ng rason nandoon. Taga Maynila ako. Ngayon napapakinabangan ko yung eskwelahan. Ha? Na pinagawa niya na mala private, na aircon with elevator. Napapakinabangan ko yun. Naramdaman ko yung mga project niya. Ikaw, ha? Anong naramdaman mo sa nagawa ni Mayora? Wala kang masasagot, alam ko yan. O yan, si Banateros Panda, alam yan. Sila Sir Brad Puet, alam din yan. Ikaw, anong rason mo? Bakit bigla mong pinagtanggol si Mayora kung hindi ka bayaran? Bigyan mo ako ng isang magandang rason. Sasabihin mo na sumusuporta siya kay BBM. Oh. Sa QC, suportado rin kay BBM. Ba't di mo tinutulungan yung sa QC? Ang mga Belmonte, alam ko na, kay BBM din yan. Ha? Mas malaki ang QC kaysa sa Maynila. Ba't di mo sinusuportahan? Kasi hindi ka binayaran ni Belmonte. Hindi ka binayaran ni Joy Belmonte. Oh. Ang may bayad sa'yo, yung nasa Maynila. Oh, ganun lang yung Jay, kulit eh. Wala kang pagmamahal sa bayan. Ah, wala kang pagmamahal sa bayan. Maaari, may pagmamahal ka dyan sa presidenteng pinagtatanggol mo. Pero sa bayan, anong pakialam mo? O alam ko, tinitira niya dati ang Itbulaga. Pero hindi na rason yan, hindi na Itbulaga ang usapin dito. Ha? Jay, hindi na Itbulaga ang usapin dito. Ang usapin na dito, Maynila. Huwag kang tanga.
Hindi lahat ng tao tanga, inang ina ka. Kakasabiling lang ni Ma'am Soledad Muller na murahin, namura ko tuloy. Nasabay na, namura na po, Ma'am Soledad. Matutuhanan na. May inutos ba na murahin na ganyanin mo si Isko? Meron, kasi bayad ka. Kaya bro, kaya lang daw niya sinusuportahan, eh kasi nakasuporta raw kay PBBM. Ang daming mayor na nakasuporta kay PBBM, hindi mo tinutulungan. Napaka-coincident naman na si Hani Lacuna ang tinutulungan mo. Ma'am Imelda Saragosa, mega love shoutout.